Gusto mo bang malaman kung ano ang katotohanan sa likod ng success? Kaya naman sa video na ito, i-discuss natin ang 7 katotohanan para maging successful. Make sure na panoorin ng video kahit man lang hanggang number 5 dahil isa ito sa mga bagay na dapat ginagawa mo na ngayon. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, magkakamali o magfail ka. Isang katotohanan na dapat mong malaman para maging successful ay talagang magkakamali ka or magfail ka. At parte talaga yon ng daan mo tungong success. Sabi nga sa quote ay ganito, failure is the key to success. Each mistake teaches us something. Kaya dapat ay huwag kang matakot magkamali o matalo. Dahil mayroon itong bagay na ituturo sa'yo na mas magpapabuti sa'yo. Yung iba naman dahil takot magkamali or magfail ay hindi na sumusubok. At kapag hindi ka nag-try o sumubok, ibig sabihin niyan, meron ka ng 0% chance na magiging successful. Kung sa umpisa pa lang, takot ka nang mag-umpisa at mag-try. Hindi ka makakapag-negosyo kung hindi ka magne-negosyo. Hindi ka magkakatrabaho kung hindi ka mag-a-apply ng trabaho. Hindi ka makakapag-ipon ng pera kung puro gastos ka lang. Lahat ng nabanggit natin ay magagawa mo kung gagawin mo. Kaya huwag kang matakot sa mga rejections or sa mga kabiguan. Kasi ultimo yung mga kilala mong matatagumpay na tao sa mundo ay dumanas rin ng ilang mabibigat na kabiguan na kung ikukumpara sa pinoproblema mo ngayon or sa kabiguan mo ay di hamak naman na maliit at simple lang. Kagaya na lang ng sikat na istorya kay Colonel Sanders na founder ng KFC na na-reject yung chicken recipe niya ng 1,009 times. Ganon din si J.K. Rowling na gumawa ng Harry Potter. At ang kwentong ito ay na-reject ng 12 times sa mga publishing house. Even nga si Steve Jobs ay tinanggal sa sarili ng kumpanyang Apple, pero hindi yun naging dahilan para hindi na siya sumubok at muling makabalik sa Apple. At mas gawin itong isa sa pinakamalaki at pinakamayaman na brand sa buong mundo. Kaya ikaw ngayon, na nangangarap huwag kang susuko at huwag mong i-take na para bang katapusan na ng mundo mo or dead end na, kung sakaling mang magkamali ka or mag-fail. Kasi parte talaga yan ng buhay at as long as lumalaban ka at nagiging focus ka sa goal mo, ay maaabot mo yan talaga. Yung success na pinapangarap mo. Number 2, kaibiganin ang mga taong positibo at may pangarap. Sabi nga diba na no man is an island. Kaya tayo bilang isang tao ay nangangailangan rin naman ng tulong or makakatuwang sa buhay para mas lalo tayo mag-excel at maging successful. Pero syempre, posible rin namang maging successful kahit ikaw lang mag-isa sa umpisa. Pero kung gusto mong mas mag-expand pa at mag-skill yung ginagawa mo, ay kinakailangan mo talaga magkaroon ng mga team at mga tao na tutulong rin sa'yo. At dyan papasok yung mga taong positibo at may mga pangarap. Sabi nga kasi ni Jim Rohn na, you are the average of the 5 people you spend the most time with. So ibig sabihin lang kung sino raw yung top 5 na lagi mong kasama ay most likely ganun ka rin or magiging ganun ka na sa hinaharap. Kung mga taong lagi mong kasama ay aadik-adik lang or patambay-tambay lang o di ganyan naman ay mga negatibo at wala naman talagang magawa sa kanilang mga buhay, kundi i-bash at pansinin ang buhay ng ibang tao, ay most likely ganyan ka na rin. So isipin mo na lang, bakit ka sasama lagi sa mga ganitong tao kung ikaw mismo ay mayroong pangarap na magtagumpay? Kasi totoo naman na may factor yung environment natin at yung mga taong lagi nating kasama na wala namang naiambag sa buhay natin. Ito kasi mga taong ito kapag ikaw ay nakakaangat na, aba sila pa yung hihila sa'yo pababa. Ayaw nila na umangat ka rin, gusto nila na magka-level lang kayo. So ano pang point sa pagsama sa mga ganitong tao na hihilain ka rin pala pababa? Na parang mga talangka o yung mga may crab mentality, ika nga. Kaya mas mabuti pa na sumama ka sa mga taong iaangat ka. Yung mga taong mas angat na sayo o gusto ring umangat. Kapag ganun ang mga kasama mong tao, sabay-sabay kayong aangat. Tulungan yan pataas, hindi hilahan pababa. Kaya kung gusto mong mag-aim high at maging successful, kaibiganin mo at samahan mo yung mga taong mas successful sayo o may mga planong maging successful rin. At iwasan o huwag munang pansinin yung mga taong hihila lang sa'yo pababa. Number 3, huwag papapekto sa sinasabi ng iba. Isa pang katotohanan na dapat mong malaman na hindi mo talaga pwedeng kaibiganin ang lahat ng tao at ma-expect na mamahalin ka rin nila pabalik. Dahil totoo na hindi mo pwedeng i-please ang lahat ng tao para magustuhan ka nila at mag-agree sa'yo. At hindi mo naman kailangan ma-please ang lahat ng tao para maging successful ka. Kasi kahit anong gawin mo sa buhay mo at kung ano man ang desisyon mo, kahit maganda pa yan at nakakatulong sa ibang tao, ay may mga taong inggit pa rin at mga maninira sa'yo at may sasabing hindi pa rin maganda patungkol sa'yo.
kahit pa napakabuti mong tao. Kaya kung magpapa-apekto ka sa sasabihin ng ibang tao patungkol sa'yo ay talagang hindi ka magiging successful. Kasi mas nakafocus ka pa sa mga opinion nila na maaring magpasama ng araw mo. Or baka nga ang totoo niyan ay wala naman talaga silang opinion sa'yo at ito ay tumatakbo lang sa isipan mo. Kaya dapat imbis na mag-focus ka sa kanila, mas maganda na mag-focus ka na lang sa mission mo. Ano ba ang dapat mong gawin para matupad yung pangarap mo? Ano ba ang mga hakbang para maging successful? Ako. At ihanda mo na ang sarili mo na may mga tao ka talagang masasaktan dahil iba ang opinion nila sa ginagawa mo at okay lang yun. Dahil parte yun ng buhay. Sadyang may mga tao lang talagang hindi a-agree sa ginagawa mo. Kahit mismong pamilya mo at mga kaibigan. Pero okay lang yan. Tuloy-tuloy ka lang. Number 4, huwag kang magmadali. Isa pa ito na dapat maunawaan mo na ang success ay hindi ganun kadali at ka-instant na makukuha mo yan sa isang araw lang or pagkagising mo ay mayaman ka na. Walang ganun. Huwag mong sanayin yung utak mo sa mga get-rich-quick na pangyayari. Kasi lahat ng bagay talaga may proseso yan. Di ba nga sa pag-aaral na lang, mag-uumpisa ka sa kinder, hanggang sa maging grade 1 ka, hanggang grade 6, tapos high school, and then college. So hindi naman yan pabilisan na dapat grade 2 ka pa lang, tapos next year, college ka na. So may proseso talaga yan. Ultimo nga pagbuo ng bahay nyo ay hindi naman kinayang tapusin sa loob lang ng isang araw. Kaya huwag kang magmadali, easy-easy ka lang. Hindi mo naman need ma-figure out lahat at gawin lahat ng sabay-sabay para maging successful ka. May mga bagay talaga na nangangailangan ng oras at panahon bago magbunga. Kung bagong viewer ka sa channel na ito at nice pang makapanood ng ganitong uri ng video, please subscribe and hit the bell button para hindi mo miss out ang mga bagong videos natin linggo-linggo. Thank you! Number 5, itigil ang waiting game. Ito ang katotohanan na dapat sa umpisa pa lang ay iniwasan mo na. Dahil the more na mag-antay ka, the more na mapag-iiwanan ka. Kaya learn to take the first step or learn to take risk sa buhay. Kasi kung komportable ka lang dyan sa kalagayan mo or inaantay mo pa na maging perfecto ang lahat bago ka mag-umpisang kumilos ay hinding magandang habit yan. Totoo naman na ayos yung perfect timing pero the more na antay mo yung perfect timing na yan, the more na hindi dumarating yan. Ang tanong ay kailan pa ba darating yung perfect timing mo? Darating pa ba yan? Baka naman next year pa na imbis ikinilos mo na ngayon ay mas maganda pa sana. Kaya kung ngayon ay wala kang sapat na pera or other resources pero gusto mo nang umpisahan yung gusto mong gawin, aba gawin mo pa rin kung anong makakaya mo. Gawan mo ng diskarte at paraan para ma-execute mo yan. Dahil lamang talaga yung may galaw kumpara sa walang galaw. Kahit pa sabihin natin matalino ka, magaling ka, marami kang skills, pero kung ikukumpara ka sa taong mas walang alam sa'yo pero nag-umpisa na siyang kumilos, aba, ihamak na mas nakakalamang na siya sa'yo. Isipin mo na lang na kayong dalawa ay nasa isang takbuhan. Kung ikaw na mas magaling sa kanya ay hindi ka naman tumakbo at nag-aantay ka pa rin ng perfect timing bago ka tumakbo, aba anong mangyara sa'yo? Matatalo ka talaga sa karera. Tapos yung kalaban mo nakausad na sa'yo kasi tumakbo na siya. Kaya dapat tumakbo ka na, wala nang isip-isip o haka-haka pa. Maari nga na kung tumakbo ka kanina ay nasa kalagitnaan ka na ng karera. Tandaan mong lamang yung mga taong gumagalaw kumpara sa mga nag-aantay. Hindi mo lalaglag yung grasya, kunin mo yung grasya. Number 6, alisin ang mga bad habits. Isa pa ito sa katotohanan na dapat alam mo na mahirap pagsabayin yung mga mali mong ginagawa sa journey mo para sa tagumpay. Kung ikaw ay palasugal at mabisyo at meron kang negosyo ngayon, panigurado yung kita mo sa negosyo ay dun lang rin napupunta at ang ending niyan ay malulugi ka na rin. Kasi mga taong successful at mga kilala mong mayaman ay may mga disiplinadong tao yan at alam nila na kapag nalulong sila sa mga bad habits na ito katulad ng kaadikan sa droga, sa babae, sa mga games, sa labis na paningrilyo, pag-inom ng alak at sa iba pa ay talagang hindi naman ito tutulong para maabot yung success na hinahangad mo at sa halip ay ito pa ang magiging sanhi para maudlot yung progreso mo or mas lalo ka pang mabaon. Kaya kung may mga bad habits ka pa ngayon, aba tanggalin mo na or bawasan mo man lang at palitan ng mga good habits na mas makakatulong sa buhay mo. Number 7, mag-ipon at palaguin ng pera. Itong katotohanan na minsan sa ibang tao ay sa huli na nauunawaan na dapat sa isang tao ay meron kang naitatabing pera at bukod sa naitatabi ay napapalago mo pa ito o napapadami. Magtabi ka ng pera para sa panahon na kailanganin mo ito ay meron kang makukuha. Paramihin mo yung pera mo para mas kuminhawa naman yung buhay mo. Kaya hindi pwede yung basta gastos ka lang ng gastos na para bang unlimited yung pera mo at hindi kailanman mauubos.
dahil may mga pagkakataon sa buhay natin na maaari tayong dumaan sa matinding pagsubok financially at mangangailangan rin tayo ng pera. Kaya kung wala kang naiipon na pera, paano ka na niyan? Ang mangyayari na sa'yo, hihingi ka sa mga kakilala mo o pamilya mo. Ang masama dyan ay mababaon ka pa sa utang. Kung ikaw rin yung taong hindi marunong magpalaki ng pera, ibig sabihin lang niyan ay habang buhay kang magpapakahirap sa trabaho mo para kumita lang ng pera dahil sa iisa lang yung source of income mo. Kaya dapat sa ganitong sitwasyon ay gumagawa ka na ng paraan para dumami pa yan. Maring mag-umpisa ka munang mag-invest sa sarili mo at dagdagan ng edukasyon mo o yung mga skills na pwede mong maging puhunan para mas lalong lumaki ang kita mo. Maaari rin naman mag-start ka ng simpleng negosyo o iba pang pagkakitaan ngayon o invest mo yung pera mo sa iba pang mga investment vehicle na sa gayon ay lumago naman ito at hindi lang natutulog sa alkansya o sa banko at maaaring maiwanan ng inflation. In summary, itong katotohanan para maging successful. Number 1, magkakamali o mag-fail ka. Number 2, kaibiganin ng mga taong positibo at may pangarap. Number 3, huwag pa-apekto sa sinasabi ng iba. Number 4, huwag kang magmadali. Number 5, itigil ang waiting game. Number 6, alisin ang mga bad habits. At number 7, mag-ipon at palaguin ang pera. Maraming salamat sa panonood nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos. Pakishare na lang rin sa mga kaibigan natin gustong matuto at yumaman. Thank you and God bless!